Magandang araw sa ating mga kaibigan. Narito na naman tayo sa ating channel at ang ating pag-uusapan nga mga kaibigan ay yung mga Unicap na tamad. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan ay shoutout muna kay Kuya Bang Santos Matubang, Kalinga Prab and Ate Edna at ganoon din po sa lahat ng ating mga charity vlogger. Ganoon din po kay Gisa Bicolana, Ate Biconsiderate at Mystica Yons at ganoon din po sana suportahan natin itong charity vlogger na si Gisa Bicolana. Ano? Bago tayo tumako mga kaibigan doon sa ating talagang topic kung sino itong tao na to na tamad na charity vlogger, talakayin muna natin yung mga nangyayari dito sa community ng Kalingap. Ano? Alam nyo mga kaibigan, sa schedule ngayon ni Kuya Bal Santos Matubang, alam natin na napakagipit at talagang alam natin na talagang napakasipag nitong si Kuya Bal Santos Matubang. Paano nga naman kung may mga charity vlogger na patamad-tamad? So nagagalit yung ating mga viewers dyan sa mga patamad-tamad kasi nga nakikita nila na napakasipag ng ama ng Kalingap kasi hindi na ito na i-stay sa kanyang bahay dyan sa Daet kung hindi talagang iniikot niya makatulong lang sa ating kapwa Pilipino. Ano? Napaka-short na ng oras ni Kuya Bal Santos Matubang sa araw-araw na kanyang ginagawa para lang makatulong sa ating kapwa Pilipino. Ang kagustuhan talaga niya ay mapalawak ng mapalawak ang kanyang programa, di ba mga kaibigan? Kaya nagagalit siguro yung mga viewers natin. Pero bago natin usgahan kasi itong tao na to mga kaibigan, alamin talaga natin kung totoo nga ba ang kanilang mga hinala dito sa taong ito, kung ito ba talaga ay tamad at kung ito ba talagang taong ito ay hindi marunong maglinis, hindi marunong sa lahat kung bakit ito ay naging isang charity vlogger. Kaya nga gagawa tayo ng komento dito para maging fair tayo mga kaibigan. Ano? Maging fair tayo kasi ang hirap naman na maniniwala tayo sa mga sabi-sabi at nakikita lang natin sa camera yung atin laging pagbabasihan. Ano? Yung lagi kasi ang tinitingnan natin mga kaibigan, yung mga nakikita natin sa camera kasi hindi natin talaga alam kung ano yung kanilang pagkatao. Pero dito, sa inyong panonoodin video mga kaibigan, dyan tayo magkukomento at dyan tayo mag-uusap kung talagang kilala nyo ang taong ito. Kasi itong taong ito ay kilala ko. Tara at panuuri natin mga kaibigan. Mga tamad. Tamad po kami. Tamad po ba ako? Ikaw, ano to? LMM. Kung ito po, basahin nyo. Yan o. Kita nyo po yan, pangalan yan. Umayos ka. No? Kung gusto mo, pumunta ka rito eh. Pati puso mo, lilinisin ko. Yung nakita mong mga ano dito, yung nakita ninyo, no? Ano, ito yun? Ito pa, isa pa ito si ano eh. Si ako si Maritis. Ako si Maritis na ito. Isa pa rin ito eh. Yung nakita ninyong ditong kalat na dumating si Nakalinga Prab, hindi po yun kalat. Umalis po ako dito ay alas 5:30 ng umagang-umaga, dilim-dilim pa. At ako po ay may bibilhin para kay Nanay Estrella. Inabot po ako ng napakalakas na ulan. Nakabalik po ako dito. Ay, ako'y basang-basa. Wala po akong tuyo. Pati po damit ko, basang-basa. Wala pa akong kain. Pagdating ko po dito, ay mga alas 12:30 na po ako dumating dito ng tanghal. Bag ko po, basang-basa. Lahat pong ID ko, basang-basa. Yung akin pong ano nang SSS, hindi na po mapakinabangan, hindi na po makita ang number, sa basa. Inilagay ko po yung dito sa flooring, no? Para matuyo. At yung mapapakinabangan ko pang mga ID. Yung isang ID nga po, hindi ko na mapakinabangan. Ito, basang-basa nga po ng ulan. No? Huwag niyo sasabihin kalat. Dahil yun po'y kita nila nung malat na mga dumating. Na pinapatuyo ko. Dahil hindi ko mapatuyo sa labas dahil yun po ay naulan, naambun-ambun. No? Bakit sinabi niyo po na napakakalat? Walang nagkamali pa ng pinili dito sa landing pads. Ano? Umayos ka. Ha? Ako si, ito, isa pa ito si ako si, ano, ang sabi niya, ang dumi naman, maglinis naman kayo. No? Pumunta po kayo dito. Tingnan niyo po ang paligid ng landing pads kung madumi. No po? Salita kayo ng salita, ngak ka kayo ng ngak-ngak. Kayo ba'y may natulungan na? Ano po? Ako po hindi galit, nagpapaliwanag lang, no?
Alam lang hindi ko papatuyin yung mga papilis ko po yun ang mga kailangan ko. Nandun po ang aking mga itim, yung itim ko po nandun. Pinapatuyo ko po, tututuka ko na electric pan. Yun po yung mga ID ko nandang dyan. Dahil hindi ko pwedeng ilagay sa labas at abuti na naman ang ulan. Dahil ako nga po'y basang-basa, pati bag ko po basang-basa. Lahat po wala ko naging tuyo. Tapos sasabihin yun po madumi. No? Ayan, isa pa ito si anong ito. Kay Juan pa kayo nag-comment, no? Akala nyo hindi ko makikita. Comment pa kayo kay Juan, eh. Pakisabi isa. Ikaw isa ka pa rin na Russell. Papangalanan ko kayo. Russell Maral. Maral, no? Russell Maral, no? Kung gusto mo pumunta ka rito, eh. Lilinisin ko rin pati puso mo at isipan, no? Ako hindi makatulog kagabi, ayaw ko lang away. Kasi ang hangat ko, puro pagtulong talaga. Kung kayong lahat na tumira sa akin na nag-comment kay Juan, pumunta po kayo rito at lilinisin ko ang inyong puso. No po? Lahat po, alam para sabihin ko sa inyo, lahat po na pinupuntahan ko, lugar kung saan ako nandoon, malinis po ang kapaligiran. Huwag niyo pong sabihin na ang narito sa landing pad ay mga tamad. Hindi naglilinis, tanghali na hindi naglilinis. Madilim pa po, naglilinis na kami yan. Magwawalis na kami, tulong-tulong po kami tatlo nung nandito pa siya, ano, si Ambassador. Mga kaibigan, kilala talaga ninyo itong si Andy Kayakap Vlog. Ano? Ito po si Andy Kayakap Vlog. Nakita ko ito sa Daet at talaga mali po yung inyong pagkakaakala sa tao na po. Ito po ay simulat sa Paul ay napakasipag na tao. Hindi nga lang po siya nakikita ng ilan nating mga kababayan, pero napakasipag po nito. Walang ulan o araw. Batangas to Daet, tinatakbo ng tricycle. Makatulong lang sa kapwa. At ang kanyang mga madaanan ay tinutulungan niya. Ganyan po itong si Andy Kayakap Vlog. At ito po ay napakasipag, mga kaibigan. Siguro itong mga tao na nag-comment dito kay Andy Kayakap Vlog ay hindi talaga legit na supporter ng Kalingap. Ano? Baka bago pa lang siya, kaya siguro hindi pa niya masyadong kilala ang pagkatao nitong si Andy Kayakap Vlog. At ako po, mga kaibigan, kilala ko ang tao na yan. Talagang napakasipag po niyan at talagang maaasahan sa pagtulong. Sabi nga lang nila, inikot na ang buong kabundukan ng Daet para lang makatulong sa kapwa. Walang ulan o araw dyan, mga kaibigan, kay Andy Kayakap Vlog. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, sana balang araw dumating ang panahon na makita din ninyo ang ginagawa nitong si Andy Kayakap. Kasi talagang bilib ako rito sa tao na to. Umaga pa lang, nandyan na yan. Nag-aasikaso na ng kanyang mga gagawin, yung kanyang mga gawain sa buhay, bago yan ay mag-i-scout. Kahit umuulan yan, mga kapatid, walang ulan o araw na hindi siya tutulong. Kilala ko po yan, mga kaibigan. Kaya siguro doon sa mga nambabas dito kay Andy Kayakap Vlog, siguro po kilala ninyong maigi ito si Andy Kayakap Vlog, kasi napakabait pong tao na to. Napakabait po nito. Alam nyo, mga kaibigan, alam ko na mas mahidad sa akin yan si Andy Kayakap Vlog, pero napakalaki rin po ng pagalang niya sa kapwa natin Pilipino. Ibig sabihin, itong taong ito, kahit akala natin ay matapang magsalita, akala natin ay istrikto, pero ito po ay napakarespeto, mga kaibigan. At isa rin po siya sa ating hinahangaan na charity vlogger dyan sa Daet. Ano, mga kaibigan, bilang isang unicap, hindi pa nga lang nakikita yung kanyang mga ginagawang pagtulong, pero napakabuti pong tao itong si Andy Kayakap Vlog. Sana suportahan po natin ang kanyang channel at huwag nating husgahan ang kanyang pagkatao, kasi nasa kanya po ang mabuting kalooban bilang isang charity vlogger. So maraming salamat sa inyong lahat. God bless and goodbye.